Sa videong ito, ituturo kung paano ba natin maiimbak ng tama ang mais na pwedeng ipakain sa ating maalagang hayop sa panahon ng tag-araw. May problema namin dito, kung minsan pagkain ng kalabaw. Kasi yung mga tanim namin napi, kung minsan nagagahol, lalo kung tag-araw. Nakikita ko yung kabuuan namin magagatas dito sa katalakan na kung saan yung pagkain talagang kinakapos kami. Nitong darating na mayo, sigurado wala na naman kaming pagkain. Pagkain nararoon na namin yung aming kinatamnan ng palay, wala na kaming pagsusubahan. Tuwing sasapit ang tag-araw, laging nararanasan ang suliranin sa pagpapakain ng kalabaw. Para sa isang matagumpay na paghahayupan, napakahalaga na magkaroon ng tiyak at sapat na pagkukunan ng pagkaing damo na kakailanganin sa loob ng mahabang panahon. Sa ganitong kadahilanan, nararapat lamang na makapag-imbak ng damo at bagaso sa panahon na sagana ang mga ito upang makatiyak ng sapat na pagkain para sa alagang hayop. Land preparation. Ito ang unang hakbang sa pagtatanim ng mais na gagamitin sa paggawa ng burong mais o silage. Bago po tamnan po yun, pinapatubigan. Tapos after mapatubigan po, magtatanim. And then mga pagkalipas ng 8 araw, yung iba po nagpapatubig ulit. Kaya patapos sinasabayan po ng pataba. Sa 1 hektarya, ang pumapasok na buto ng mais na binhi ay nasa 2 bags, mga nasa 70 to 80,000 kernels po buto. Mga hakbang sa paggawa ng burong mais o corn silage. Ihanda ang mga kagamitan tulad ng forage chopper, traktor na gagamiting panghakot, plastic bag na paglalagyan, timbangan, at vacuum na pangigop ng hangin. Maaari nang tabasin ang mga mais kapag ito ay nasa tamang gulang, 75 to 80 days mula ng itanim. Karagdagang kaalaman bago anihin ang mais. Pag pinisil po natin to, may mga lagatas pa pong lalabas po yun po. Yun. Tawag po dito sa amin pagka ganun pong edad ng mais, yung mga panglaga na siya. Siguraduhin nasa 65% ang moisture content ng tinabas ng mais bago ito tantarin. Sa chopping po, nagtetesting po kami ng konti. Kuwari, binilog po ganyan. At hindi po siya kumatas. Ibig sabihin po, mas mababa po siya sa 60 to 70% moisture. Pagka nang po ginanon po at medyo bumilog po siya, okay na po siya. Nasa 60 to 70% moisture na po. Pagka po yung panahon po ng tagulan, medyo mataas po yung moisture content po ng mais. Ang ginagawa po namin, tinatabas po namin, patapos sinaya lang po namin muna sa buhod ng 1 araw para medyo bumaba po yung moisture content. Tantarin ang mais na may habang 1 to 2 inches gamit ang forage chopper. Maaari na ilagay ang mga natagtad na mais sa plastic bag. Timbangin ang bawat plastic bag na may bigat na 20 to 30 kilos depende sa laki ng plastic na gagamitin. Higupin ang hangin sa loob ng plastic gamit ang vacuum. Importanteng matanggal ang hangin o oxygen sa loob ng plastic upang mabuo ang lactic acid na siyang pangunahing sangkap sa pagbuburo ng mais. Saraduhang mabuti ang plastic at siguraduhin walang butas. Maaaring mapanis o masira ang burong mais kung ang plastic na paglalagyan ay mayroong butas. Iimbak ng maayos sa isang malinis na lugar. Pagkaraan ng 3 linggo, maaari na ipakain ang mga burong mais sa mga alagang hayop. Kapag binuksan ng 1 bag ng burong mais, mainam na ito ay ubusin ng mga alagang hayop. Pagka po nabuksan na po ito at may natira po, takpan lang yung maiiwan, isisid lang din. Kung meron po siyang asin, pwede pong dagdagan ng asin para ma-preserve po yung mais. Dito sa Philippine Carabao Center, meron ho tayong proseso na tinatawag ay pagbuburo, na kung saan ay nakakapagbigay ng sapat na sustansya para sa ating mga alagang kalabaw. Ang Technomart for Corn Silage ay proyekto ng PCC at PCAARRD para tulungan ang mga magsasaka
hindi lamang sa pagpapakain ng mga alagang hayop, gayon din ang dagdag ng pagkakakitaan sa paggawa ng burong mais o corn silage. Sa mga kasama magsasaka, napakagandang teknolohiya dahil pwede nating gawin lalong-lalo na tagulan dahil maraming available na damo sa paligid na hindi naman natin i-utilize lahat. Ngayon, pag naburo natin ito, meron tayong pampakain pagdating ng tag-araw. Sa patuloy na pagsulong ng pambansang programa sa pagpapaunlad ng lahi ng kalabaw, nananatiling kaakibat nito ang kahalagahan ng sapat na kalaman sa wastong pagpapakain ng kalabaw upang makamtan ang mataas na ani ng gatas at karne na inaasahang makakatulong na malaki sa pag-angat ng antas ng kabuhayan ng magsasakang Pilipino.